Konnichiwa, minasang welcome sa YouTube channel ko, Boss Freaks. And karong gabi is nag-trade ta na news sa market ko na NFE. Na after NFE, grabe ang down sa market. So karon giatangan na to ang news. And dere nga area, medyo nakita na to na divergence ta na ispatan dere nga area. So napa-entry ta around this area kaniya candlestick, and then stop loss na to 50 pips. Pero pag naay mo breakout aning area kaniya line, pag naay mo breakout aning line, invalid atong setup. Pero kaniya setup karon is divergence gapon, triple top divergence. So depende tanaw na to kung sa may tabos, no? And stop loss 50 pips, take profit na to 100 pips. So one position lang kay murag ipit ato ang kuan. Dili kayo clear ang ato ang setup karong gabi una. Nagkuan lang taan, nagsalig lang ta sa price action. So sayang, balikan ni siya episode 5 na ni, bali ikalima na na ko to ng trade. And katong episode 4 is wala na to na nabidyuhan. I mean nabidyuhan, pero wala kayo na, wala na klaro ang video. Kaya ang bid naka-screen, kuan ko ato, naka-screen record. Unya akong na-record ay, kaya ang katong sa calendar, dili ang sa chart. Sige lang, ako lang i-kuan karon kung unsay mahitabuan niya itong episode 5. So ako i-recap ang episode 4 unya after sa ato ang trade karon. So update na mo unya kung unsay mahitabuan niya itong trade, ha. 100 pips TP, 50 pips stop loss. So maura niya ito ang kon. So 1 minute time frame mga ito ang time frame. So update mo unya. Update lang kani, nag-close position ta ni nga candlestick and nag-lose ta ron og $1.60. Sayang may pagdiri. So balak ko tala ko ganina i-close ang close to dire after aning movement, after aning tulo ka movement, imbalik na sila akong confident nga murag musaka na ang market. Pero after aning duha ka bearish candle, wala na, naka-decide ako nga i-close dire dapat. So invalid na tong setup. So nag-lose ta sa episode 5 og $1.60. Gamay kaya itong account niya. Uy, my God. Pero wala na ko'y confident nga mataas pa ang market tungod sa siguro. Gamay lang yung kaya itong account. Sayang. Basin niya o gihata-hataan rata niya. Bang! Close as in, grabe ang man candle. Oh. Bye! Delikado o mahin. Another pitik na sa diring area. So, i-recap lang tamo sa episode 4. So, ang episode 4 is dire sa 1 minute time frame na to. Kaning area. Okay, mao niya itong episode 4. Mao niya itong trade sa episode 4. Kana, 1 minute. Same lang gihapon. After ni sa high impact news, duha ka high impact news. And so, dire nga candlestick na pa, ito ka na ang bullish candlestick. So, mao niya akong episode 4. After natin is nakaspata dire o divergence, no? Kani. And gikan dire, kani nga galawan, bullish nga galawan, is nakaspata dire. Kani nga zone is a 1R zone, supply zone. Thinking ako dire nga respetuhon niya ning area, then maggamay retracement, then continuation pataas. Nasabayan na to ni siya nga downside, nasabayan na to ni nga galawan. Mura ni ako ang setup ani nga trade divergence, and then nag-entry ko dire duha ka position, then stop loss nako above ani nga zone. So stop loss nako na sa mga 20 or 30 pips, and then after ani nga kuan galawan paabot lang nako ni siya, and then after ani nga bullish candles, bearish candlestick, duha ka candlestick 2 minutes after high impact news kani. So napa-close ko sa isa ka position kay nagpakita nag-aggresibo kayo ang mga buyers kani.
rin nga candlestick. So, napaklose ko din nga position. Sa isa ka position, 30 pips. And then, break even sa isa ka position. So, pasagda na lang ako. And then, boom. Din nga area. So, 10 pips. So, sa episode 4, daog-taog 130 pips. Pero karon sa episode 5 na to, till di taog 16 pips. Allah! My God! Sus! Na! Kabuy shit! Na! Wala again! Kalagot! Muna yung pinakalagot nga sitwasyon, no? Ano, bitong after ka mag-close sa imong position kay para ma-minimize imong loss and then mo adto na sa imong bias ang market, no? Sus, kalagot. You know, mali gid po na ako. Kaya nga, no? Okay na unta itong setup. Nagkuan lang gid ta. Nagsitawan yun. Hadlock ta ba? Kaya gamay kaya itong account. Di ba, ang unang plano na ako is diri. Na yung mag-close ad eh. Is invalid na nga ito ang setup karon. Pero wala ko nakapabot. Di ba? Nag-close ko diri na pita. And then after 2 minutes. After 2 minutes, boom. 1, 2 minutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minutes na ni siya. So, wala. Imbis na mag-profit, nag-loss na noon. Muna, di-digid na ako ganahan. Once nga makaposisyon na ka, mas maayog, di na ka matanaw sa market, no? Biyaan na lang mo, magbutang lang kag stop loss, magbutang kag TP. Then, pasagda na nimo ang market. Kaya kung magsingi kag tanaw, may tambo ginipirmi ni mo. So, sambot lang. Kalagot! Okay, ayo. Mahit pa gini ato ang TP ron. Mahit pa gini ang TP-han na ito ron. Wagi ayo. Kapila na rin ay tabo sa kuha. My God. Lami kay panagpaog na aptay tapad. Well, anyways. Mara to ating episode 5. Nag-lost ta. Ay, nako. So, mara to ating episode 5. Anya, na-recap na ko. Kadali ang episode 4. So, current balance na ito ron is nasa 77 from $47 to $77 daghantag after sa episode 4 to this nga wala ta nag trade kay lagi wala pa ta sa mood ato pang gifeel ato ang moment nga daog ta pero karon nag loss ta ron and dili unta siya loss pero sige lang. So mora to ang hinaot ko nga inutil na ning setup. So mora to, God bless sana. Don't forget to like sa ako ang YouTube channel kung kinahan ka maka so bye bye sa ko ang journey sa forex trading and God bless. Thank you so much, boss freaks.